healthy again. Sabihin po yun po yung pinapagaling. Sabihin po yung sa Tagalog ng hindi. So yun po. Ang ating pong key verse ay sa Psalm 107:19-20. Pasensya na po kung tatlo siya po. Ayun po. Ito. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for men. So yun po. Di po ba? Bago po natin umpisahan, gusto ko po i-share sa inyo kung paano po yung, paano po natin ma-receive yung healing from the Lord. So una po, no one is rightfully yours. So yun po. So dito po sinasabi, we need to understand that as child of God, we are fully entitled to our healing through the blood of Jesus who shed in the cross. If you don't, ayun po. So sa pamamagitan po nung kailangan po natin maintindihan, maunawaan na bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may karapatan or mayroon tayong privilege as child of God na malaman na yung pong healing ay galing sa ating Panginoon. So siya po yung nagbibigay sa atin ng healing. Kaya kailangan magiging ano po tayo, kumbaga confident po tayo na tayo yung mga anak ni Lord. So tayo po, may karapatan tayo na ma-heal po. Amen. So yun po. So number two po, repent of unconfessed sins. Yun po, sa 1 John 1:9, basahin po natin. 1 John. Kasi siya na po mabagal ako magkano. Ayun po. So 1 John 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Amen po. So yun po, kung tayo po ay mayroon po tayong mga unconfessed sin, kung mga hindi po natin binabanggit sa ating Panginoon, hindi pa natin kinoconfess, yun po yung isa sa mga reason or dahilan para po hindi tayo gumaling sa ating mga karamdaman. So kailangan po, ano man po yung mga kasalanan natin na nagawa, na tinatago pa natin, syempre si Lord Nick, nakikita po niya lahat yung mga ginagawa natin. Hindi man po natin ipahayag ito, nakikita niya na yung mga kasalanan natin. So kung hindi po natin i-confess yung mga sins natin sa Panginoon, ano po, isa po yung sa magiging hindrance para ma-receive yung healing. So, tingnan din po natin yung Awit 103, verse 3. Sinasabi po dito, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Tanong ang aking sakit, ginagamot niyang lahat. So, amen po, di po ba? So, kung tayo po, sa Lord tayo mananahan, sa Kanya po tayo humingi ng, ano, ng pagpapagaling po. Kasi siya lang po yung lumikas sa atin, siya yung magpapagaling sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. So, number three po, release unforgiveness from your heart. Para po ma-receive natin yung healing ni Lord, syempre po, di ba tayo, nagkakasala tayo, meron tayong mga nakakasamaan ng loob, nagagalit tayo. So yun po, yung galit po sa puso natin, siguro dapat po tanggalin natin. Kung sino man po yung naka-hurt sa atin, ipag-pray po natin, tapos alisin na po natin sa puso natin yung unforgiveness. Kasi sa totoo lang po itong message na to, para din po talaga ito sa akin, kasi marami din pong nadaan sa buhay ko na nasaktan po talaga ako. Kahit dito po mga nakaraang linggo, marami po mga mabigat sa puso. Pero pinag-pray ko kay Lord na alisin niya. Kasi hindi nga harapan dapat, di po ba? So, kaya sabi ko, itong lesson na to, hindi lang tuturuan, hindi lang yung makikinig, pati ako na nasasalita. Kasi ano rin eh, kasi sa naranasan ko rin po ito eh. Kasi meron din akong mga nagkasala sa akin na parang nahihirapan din po akong patawarin, gano'n. Kasi syempre nasaktan ka nga, hindi mo inaasahan na gano'n ang gagawin sa'yo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hinihinig ko sa Kanya unti-unti. Hanggang ngayon, hinihinig ko pa rin. Parang naisip ko, Lord, napatawad ko na ba talaga ito? Kasi isa naaalala ko pa din eh, di ba? So pag napatawad na po natin, syempre, di ba, dapat kalimutan na natin. Pero minsan, pagka yung may time na may
ano mo rin talaga sa akin, lesson mo rin talaga sa akin. Kasi parang mahirap po kung hindi talaga tayo hihiling kay Lord na magpatawad. Kasi isipin natin, kung hindi tayo magpapatawad, paano tayo patatawad? Amen. So yun po. Palapakan lang po natin si Lord. Ayun po, nasasabi din po sa Matthew 6:15, kung hindi inyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, ay hindi din kayo patatawarin ninyo. Amen po ba? Kaya siguro po kailangan matutunan natin magpatawad. Hilingin natin kay Lord, ipag-pray natin yung tao na to na, Lord, yung tao na to, tulungan mo kung patawarin ko siya kasi nasaktan niya ako at nawa, mapatawad na rin ako sa mga nagawa ko sa inyo. So yun po, kung sino-sino man po yun, kung marami yun, sa isahin po natin, tapos sabihin natin, para natin best friend si Lord na sinasabi natin, Lord, nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin, bakit siya ganyan, yung gano'n po ba? Kasi ako talaga, sa totoo lang po, sa bahay, akala din po magsasagawala yung anak ko. So, isang, parang malungkot po ako, meron akong, ngayon din yung hinihili ko kanina kay Lord, na ihihil din talaga yung puso ko. At maramdaman din yun na, galing sa Lord na hindi talaga na. Kasi ang hirap po pag may dinaramdam ka, parang nararamdaman ko malungkot ako lagi. Parang sabi ko, Lord, hindi ako ng joy. Kasi parang hindi ko po masyado maramdaman yung joy. Gusto ko po maramdaman ulit yung joy na galing sa inyo. Hindi po lungkot. Kasi yung lungkot po, yun po yung magdadala ng sakit sa atin. Diba po? Kasi pag nalungkot tayo, ma-stress tayo, tapos madidepress na tayo. And then, ang dami ng kasunod po yan. Eh, ayoko po maman sa ganun. Kaya talaga pinagpipray ko sa Panginoon na, Lord, alisin mo po itong stress ko, alisin mo po yung galit sa puso ko. Kasi ayoko po magkasakit pa, ayoko po na may mangyari sa akin. Kasi, bata pa po yung mga anak ko, gusto ko din po makita yung apo ko. Parang natutuwa kasi ako sa mga bata. So, yun po yung isa sa lagi ko pinagpipray. So, yun po. Kaya, lagi kong pinapanalangin sa Diyos yung mga nakakasakit sa akin na mga salita na nakakasakit sa akin, lagi kong inaano ko sa Panginoon na tulungan ako na patawarin at saka yung bumalik po yung talagang yung joy sa puso ko. So yun po. Number four po, laying on of hands. Something that can help encourage a healing to come is when another believer who is strong in faith lays his or her hands on you and heals. Nung po sa Mark 16:17, ito po ang sinasabi na po. Basahin po natin. Mark 16. 16 verse 17 to 18. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapanggalingan sa pangalan ko. Magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano dumampot man ng amas o uminom ng laso. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So ito po yung tinutukoy po nito, yung laying of hands. Sino po pa-pray po sa atin pagka tayo po ay may sakit? Sino po ba yung dapat natin tawagin? Hindi po ba yung mga pastor natin, yung mga elders ng church? Sila po yung mga dapat po natin tawagin para ipag-pray po tayo. Kasi sa pamamagitan po yung isang taong matubig ay pinakikinggan po ng Diyos. So kung tayo po ay may mga karamdaman, pwede naman po tayong magpa-pray sa ating mga elders, sisters, o elders po namin, o si pastor po. So tawagan niyo lang po sila, alam po natin nandyan sila anytime. So yun po. Yun po yung isa sa mga, kung paano, isa po sa atin lang kung paano po natin matatanggap yung hiling. Tapos number 5 po, speak a word in faith. Jesus gave you authority to heal and be healed. Therefore, speak to the part of your body that needs a healing and command it to be healed in Jesus' name. Just like Jesus and the early church did. So John 5:8 po, Jesus said unto him, rise, take up thy bed and walk. And the early, important. So, Acts 3:6 naman po, pasahin po natin sa Tagalog. Wow. Yan po ah.
3:6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pinako dito, subalit may iba akong ibibigay sa inyo. Sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka, hinawakan niya ang kanang kamay ng lupo at tinindig. Pagda kayo lumakas ang mga paa at bukong-bukong na lalaki. So yun po, yung sinabi po ni Jesus na lumakad siya, lumakas po yung lalaki na pinagaling po ni Panginoon. So yun po, kumbaga po kung meron po tayong nararamdaman sa sarili natin, halimbawa, masakit po yung tiyan natin. Ako minsan, lagi po ako ganyan eh. Yung time po na lagi akong sumasakit yung tiyan ko, lagi po sinasabi, be healed. In Jesus name, wala ka in Jesus name. Lagi po akong sinasabi yun. And yun po, alam po, yun, pupunta na po ako ng CR. Tapos mawawala naman po siya. Kaya yun po, pinapanalangin ko pati po yung sakit ko. Hindi ko po inaangkin, pero meron po akong sugar. Pero yun nga po, pinagpe-pray ko sa Panginoon yung sakit na yun na siya yung magagabot ko. So, kailangan, ano po, i-declare po natin na may karapatan po kasi diba yung boses po natin, yung selta natin, may kapangyarihan po yan. Kaya ano po yung nakabas dyan, mangyayari po. Kaya pag sinabi natin, in Jesus name, we heal, maniwala ka din at tanggapin mo din na heal ka. Amen. Po. So, hindi po masyadong mahaba yung message, pero si Pastor makumata na. Pero meron ka pong kasunod. Yun pong mga hindrances ng healing, common blockages of healing. Siguro po madalas sila po tumalinig, pero reminder lang naman po din pa, sa atin na ating Panginoon. So yun po, isa sa mga common blockages of healing is lack of faith. Yung pong kakulangan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Minsan po, di ba, minsan sasabihin na natin, oh, hinihil ako, mahil na ako. Pero sa totoo, parang hindi mo talaga siya, hindi ganun kalakas yung faith mo. Kaya siguro minsan, hindi mo nag-e-effect yung healing. Pero yun nga po, sinabi ng Panginoon, yung pananampalataya ay katulad din po ng healing. So kailangan matatag yung pananampalataya mo para yung healing po maging effective po sa atin. Lack of faith can block us from receiving healing. So, basahin po natin sa James 1:6, Santiago. Subalit ang humihingi dapat manalo at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay para kalo sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Amen. Huwag umasang sa 7 o huwag umasang natanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang hindi. So yun po, kailangan po pala pagka tayo po ay humiling, alin natin na paniwalaan natin na ito ay ibibigay at magkakalog sa atin na ating Panginoon. Ganun din po sa hiling. Pag hiniling po natin sa Panginoon na pagalingin na tayo, pero hindi naman tayo naniniwala, inisip mo pa rin, ay, masakit pa rin yung tiyan ko, masakit pa rin yung likod ko. Hindi parang, andun pa rin po siya, di ba? Kung babaliwalain na lang po yun, isipin natin si Lord na bahala dyan. So siya po magpapagaling sa atin. Amen, amen po. Amen. Amen. Talakpakan muna po natin si Lord. Forgiveness in the heart. So yun po, para katulad din po yun nung kanina na yun nga, release natin yung unforgiveness sa puso natin. So yun po, kung marami pong nakasakit sa atin at hindi po natin sila kayang patawarin, yun po yung isa sa dahilan para hindi po natin maramdaman yung hindi. Yun po yung nagigintos. So basahin po natin sa Matthew 6:15. Pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo. Hindi rin kayo patatawarin ninyo. Ayun po pala yung kanina din po. So yun nga po, hindi po tayo mapapatawad sa mga nagkasala sa atin.
di rin natin matatanggap yung kapatawaran mula sa ating Panginoon. Amen. At ito po ay magkukos sa atin ng panghihina at magiging magkakaroon po tayo ng sakit at karamdaman sa mga bagay na yun. Kasi yun po yung magpapahinaan. Kasi minsan, para ako nararamdaman ko parang sasamasakit yung dibdib ko. Kung kahit dahil na ganito ako doon sa napakabait kong anak, kasi mabait po talaga siya at pinag-pray ko kayo. At sabi ko, Lord, sumasakit yung dibdib ko sa batang ko. Kaya kayo na pong bahala. Yun, inaano ko po na tulungan ako talaga magpatawad para naging karapat dapat tayo sa Panginoon. So po. Tsaka yun din po, ang confessing, kanina din po, ganun din po yung sinabi. Hindi po tayo mag-confess ng ating mga kasalanan. Ito po yung isa sa mga nagiging hindrance para hindi po natin natanggap ang kanyang pagpapala. Hindi lang po hindi, pati mga pagpapala, di ba? So sa 2 Chronicles 7:14 po, basahin din po natin ito. Tungkol na lang po ito sa 7:14. Sa 14 po, ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, pagtatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasaganahan. Diringgin ko ang mga dalangin, gagawin ko ito ngayon at magpakailanman. Amen. Ay, hindi po ba napakasarap pakinggan? Amen. Kasi yung po, kung tayo po ay magpapakumbaba, matututunan po natin magpakumbaba, magpasalamat sa Panginoon. Ang lahat po ng mga kahilingan natin, ibibigay po niya sa atin. Amen po. Hindi lang po yung hili, pati yung pagpapala, yung mga nais natin sa buhay, kung kalooban po ni Lord, ipagkakalob niya po sa atin. So, pasalamat po tayo sa Panginoon kasi yung po pagmamahal niya sa atin, napakalawak. Ano po yun? Na ano niyo po yung parang, ito po yung ano kayo, may mga magulang, may mga anak na po kayo. Iba po pag ang anak nyo, sobrang bait. Tapos humiling ng tao, humiling ng tao sa inyo, yumakap sa inyo. Parang hindi po siya maano eh. Hindi mo mapapanindian. Ganon din po sa atin ang Ama. Amen. Na humiling na tayo ng tao sa kanya, magpapababa. Ngayon, nandiyan po siya palagi para pakinggan yung mga hinain natin. Amen. At kung papatawag ng kasalanan sa atin, yung binibigay niya. Kahit na isan sobra na ako, ulit na po, ako si Lisan, ganun din po, inaamin ko po yun kasi sabi nga, di ba, na nagko-confess, binabago ni Lord. Kaya, nagpapakumbaba lang sa Panginoon kasi marami din po ang mga pagkukulang, pagkukamit sa kanya na nalagawa. Pero nandiyan pa rin po siya para tulungan talaga ako at ang pamilya ko. Although, wala sila, hindi ko na masyado na kasabi dito. Pero, pinag-pray ko po at pinanghawakan ko yung salita niya na isa lang sa sambayan ng pananampalataya ay ililigtas niya ang Amen. Amen. Yeah. Kailangan daw po talaga natin lumaban, hindi lang para sa sarili natin, sa kaluluwa natin, hindi para din po sa pamilya natin. Kasi wala po eh. Amen. Kapag sumuko pa tayo, paano na po din sila? Amen. Sino po mag-pray para sa kanila? Hindi, wala po po kawawa na mag-pray. Oh yeah. Ayun po ba? Tapos ang number 4, wrong bottom line. Sometimes a healing is not what the person needs. There are many times when a person is being prayed over for a healing, and yet the person doesn't need a healing at all. They need a deliverance. Ayun po, tama po, di po ba? Minsan, kahit pray tayo ng pray, nahihilin niyo po ako, nahihilin niyo po. Pero hindi na po parang, ang kailangan po natin deliverance eh, yung pagpaparaya. Yung sa mga naiisip natin na, kala natin may sakit tayo, pero totoo, iniisip na lang po natin. Kaya dapat yung deliverance, eh, hihingin po natin sa Panginoon na palayain na po tayo ng buhusan sa mga kasalanan natin, sa mga strongholds na nandito sa puso natin, sa isip natin, para po makamdam po natin yung pag-heal ni Lord. So yun po, kasi yung pong kahinaan natin, yun po talaga yung nagbibigay ng sakit sa atin. Amen. So, kailangan po natin ng matinding prayer para po sa deliverance po ng mga nararamdaman natin, ng mga problema natin. Kailangan alamin po natin kung ano po yung nagiging ugat ng problema natin. Amen. Para po, yun po yung hinihilingin natin ni Lord na i-deliver us from that scene or from that situation para po. Ayun.
So, number five po, not knowing it's God's will to heal us. Isan po kasi, di ba, hindi natin naisip na kalooban ni Lord na i-heal tayo. Kasi bakit po? Para po mabigyan siya ng mapurihan. Di po ba? Siyempre po, pagka tayo may sakit, makaramdam tayo ng sakit, ano po yung, tapos, nag-pray tayo, talagang hinil tayo ni Lord. Di po ba, napakasarap ng pakaramdam. Talagang magiging overjoyed ka na isi-share mo sa mga coffee space mo, sa church, na hinil ka ni Lord. Di po ba? Kasi, ano po yun, yung privilege po natin, yung mga Kristiyano eh, mula sa ating Panginoon, na i-hinil tayo ni Lord. Amen po ba? Diba po? Kasi, yun po yung magpapakita sa mga unbelievers na tayo yung anak ng Diyos na mahal tayo ni Lord, na kaya niya i-heal yung mga sakit natin. Isang testimony na lang din po dyan, sa Sister Ligay, di po ba, lagi po siya may testimony about healing. Kaya makikita po natin yung pag-ilos ng Panginoon, mas giling po sa atin. Hindi lang po yung sa healing, yung pag-protecta po sa atin, Lord. Gusto ko lang din po i-share sa inyo kasi talagang pagpapala po ito ni Lord eh. Kasi kung siguro po nung last Sunday, umalis po kami nila atin. Ngayon ang pauwi na po kami, umbaba ko po ng kotse. Patawid po ako kasi naka-stop pa. Ngayon, buti po, talagang iniisip ko dito, niligtas talaga ako ni Lord. Kasi siguro dahil mag-share pa ako ng message niya about healing. Thank you po yun, malayo pa ako ng konti sa ano, sa gitna. May narinig po ako, parang dumadagong. Talagang pinatino na ako ni Lord, pero ang ano ko isip ko, dire-diretso na ako eh, tatawid na ako eh. Talagang nakita ko may F300 na malaki na counterflow. Kasi nahabon niya, kasi doon siya sa dulo eh, nahabon niya yung pago po. So yung pagtingin ko, nanong po talaga ako sa po, Lord, salamat po. Sabi ko kasi, parang pangalang buhay ko, hindi ko lang, pangalaw, pangilang buhay ko na ulit na sinagip niya ako. Salamat po talaga sa aking Panginoon. Yeah. Kasi hindi ko po alam po ano na nangyari sa akin. Nag-chat na kami nila, sasabi ko, ako, praise the Lord talaga. Kasi sabi ko, kung hindi pinalig sa akin ni Lord John, kung hindi ako sinagip ni Lord, siguro hindi ko na alam yung itsura ko sa salamin. Sabi mo gano'n, ako, makaya yung itsura ko sa salamin. Siyempre, parang nalamot po ako, talagang pray ako ng pray, gano'n pa salamat ako, ng pasalamat. Talaga, sinabi ko, tinestimony ko yun doon sa mga kasamahan ko sa opisina na yung nangyari na talaga hindi ako pinapabayaan, Lord. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon, hindi lang sa pag-in sa mga sakit ko, hindi sa pag-guide sa akin sa araw-araw, sa pag-protekta, sa everyday po, nagbibiyahe ako from Ibus to Silang, trabaho. Tapos, wala po akong, parang nalari po akong masyadong pahinga kasi pag Saturday, lumaraki. Doon sa BDP, nagmadaan din po ako. Pero magpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung tat ko po, alam mo, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Kahit nararamdaman ko talaga na gusto mong tayo ng mga katawan ko. Pero nandyan si Lord talaga, pinaano niya ako, tinutulungan niya ako. Kasi alam niya po yung mga pangangailangan namin. Kaya alam ko po na hindi niya kami pababayaan. Amen. Ayun po, magpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi yun, hinako niya rin ako ngayon dito. Alam ko po na hindi ako harapat dapat, hindi po talaga ako teacher, preacher, pero ginamit po ako ni Lord. Man. Sana po sa akin, may clean lesson po natin, may na-impart po ko sa inyo about healing and po yung pagtago sa Panginoon, magpapasalamat. At yun po, magpapasalamat ko kaya, yun po hihihin ko sa Panginoon na sa atin din po lahat, na alisin natin lahat ng bitterness. Amen. Na bakit na may nakakasakit sa atin. Kasi yun po talaga yung pinaniwala ko na pinagagalingan ng sakit. So, kung alisin po natin yun, magiging mabuhay tayo ng may maserang puso, mapatawad, yun, gagaling po tayo. Tsaka, gaganda po tayo, di ba? Kahit na may edad ako, gaganda po tayo. Kasi, yun po yung gusto ni Lord, makita yung glory niya sa akin. Amen. Siyempre, pangalan ni Lord, di ba? Kailangan, makita po yun. Bless na bless kong sister na to. Maganda siya ngayon, tsaka parang walang problema, di ko ba? Hindi yung parang nakasimangot, nakasamba ko. Pero minsan, nararamdaman ko rin yung sa sarili ko, nagaling din po ako. Kaya sabi ko, Lord, baguhin mo po ako. Baguhin mo po ako maging, at tulungan mo po ako maging mabuting mananampalataya. Yun po yung lagi kong prayer sa Panginoon. So, para po
po tayo ay mawala po yung masasakit natin, kalimutan na po natin yung hatred, yung bitterness, yung anger, yung mga mga yun sa puso natin. Tatap po natin ito ng love, patience, ano ba yung tungkol sa love, yun po yung mga ganun. Peace, yun, mula sa ating Panginoon. Kasi siya po lahat ang magbibigay sa atin ng ating pangailangan. Siya po sa kanya po magagaling ang lahat ng kailangan natin. Kaya pasalamatan po natin ating Panginoon. Sa gabing ito, maraming salamat po kay binabalik ko po ang lahat ng papunas sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, like kong prayer, Lord, hindi ako rapat-dapat talaga dyan. Pero susunod ako kasi inano po ako ni Pastor Chris na mag-share yung message. Susundin ko po kung ano po yung kalooban nyo. Kaya mapapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko po ginabayan niya po ako ngayon gabi niyo po. Kaya po rin na po yung maraming salamat po. Gusto ko po maraming po tayo magtapos. So, pray din po muna tayo. So, tutungto ka na lang ni Pastor Chris after ng prayer. Ayan po. So,